Ayan guys, ayan yung nangyari sa aming lugar kinabukasan after ng bagyong Odette. Yung pine tree ng kapatid ko ay natumba. Ayan guys, yung sen ng bahay ng kapatid ko natanggal. Nasira yung mga tanim, oh. Yung tanim na badyang ay nasira din. Tsaka nagkalatumba yung mga halaman, yung mga bubong yero ng mga kapitbahay lumipad. Ayan guys, parang inagyan talaga ng bagyo guys. Yan, first time yan nangyari dito sa aming lugar, sa aming bahay, na dati eh kahit anong bagyo, hindi naman ganun ang nangyayari. Itong napakalakas nung dingding ko sa kilid ng bahay ko, napuspos na guys, oh. Nasira na ng hangin, binalatan niya na yung dingding ng bahay ko. Ayan. Nakakatakot talaga guys. Super lakas ng hangin. Parang liparin niya yung bubong namin. Yan sa bahay ng kapatid ko. Mga kapitbahay ko. Yan guys. Nag-evacuate sila yan guys. Kasi malakas yung ano. Yung hangin ng bagyong Odette. Daming napinsala sa mga bahay ng kapitbahay namin guys. Yan yung aming balunggay guys. Balunggay, napuspos. Grabe yung shake-shake niyan guys kagabi. Tinignan ko dun sa grills. Grabe shake ng hangin. Daming lumilipad. Hindi na ako guys nakatulog dahil sa lakas ng hangin ng bagyo. Hintay ko nang mag-ano guys. Yan guys, yung puno ng saging natumba. First time ko talaga to guys na encounter na ganito kalakas yung bagyo. Wala nga siya, hindi nga siya masyadong umulan, pero yung hangin ay sobrang lakas. Nakakatakot guys. Yan yung aking bubong guys. Wala pa kasing kisami. Nakakatakot guys kasi in-open niya guys. Parang i-open niya talaga guys. Parang tatanggalin niya talaga guys. Nakabuti ang palan, hindi naman siya natanggal lahat. Maliit lang yung natanggal, pero hindi talaga ako nakatulog sa kaka monitor niyan guys. So kasi parang haklabin niya lahat eh. Parang tatanggalin talaga yung ano. Ayan guys, so tinutuklap niya. Natanggal yung yero sa si Parlin. Nakatakot talaga guys. Ang lakas-lakas talaga guys. Ayan guys, so gabing-gabi yan guys. Ano ko na nga yung mga gamit ko guys. Pinapasok. Baka. Ayan guys, kinabukasan. Chinek ko yung likuran namin. Yung mga long span na kakabili na namin yan guys. Natakot ako baka masira. At sa kabutiang palad, hindi naman nasira. Yung bubong lang ng kapatid ko eh. Lumipad. Ayan guys, yan yung nangyari sa likod namin guys. So, sa bahay ng kapatid ko, ayan, yung mga puno, nagkala-tanggal yung mga dahon, di guys? Nakakatakot talaga yung bagyo. Yung Christmas tree, hindi natumba. Yan yung bubong ng kapatid ko, linipad yung yero. Tingnan mo yung mga dahon, guys, parang pinutol-putol, parang ginunting yung, ano, nagkala-putol, guys, so. Munta pa dun sa may kurente namin. Ayan guys, hindi ako nakatulong ito guys buong araw guys, ha. Alas 4 na ako ng hapon nakatulong guys. Hindi ako dalawin ng antok. Ayan, buti nilang yung si Parlin hindi natumba. Ayan yung long span namin guys, natumba yung isa. Yung mga dahon parang ginunting guys. Super ano, yan guys, buti naman guys at hindi na damage yung long span guys.
Yan guys. Sa ibang yung mga bahay dun sa bay guys, mas lala siguro dong sinapit guys. Mas maraming bahay pa dun guys ang nasa tabi ng dagat. Siguro guys mas malala yung sinapit nila dun guys kasi nasa dagat talaga yung kanilang bahay na